Hello sa lahat. Ang title ng video nito ay Palakihin ang iyong pananampalataya kay Jesus Christ, Bahagi 4. Ang video na ito ay una sa 10 serye. Ang bawat serye ay isang halimbawa sa kung paano natin mapapalakas ang ating pananampalataya kay Jesus Christ. Itong video ay tungkol sa pananampalataya ng isang sanggol na ibon sa unang pagkakataon maka lipad. Sabi ni Holy Spirit, nakakita ka na ba ng isang sanggol na ibon sa unang pagkakataon upang lumipad? Ito ay isa sa pinakadakilang halimbawa ng pananampalataya at pagtitiwala. Ang pugad ng mga ibon ay nasa mga puno na matatagpuan sa napakataas at malayo sa lupa. Kapag sinabi ng ina at tatay ng ibon sa sanggol na oras na malaman kung paano lumipad ang sanggol na ibon, ay may pagpipilian na sumunod o tumanggi. Dahil sa takot ay ayaw lumipad ng sanggol ng ibon. Ngunit hinihimok ng mga magulang at sinabi na magiging mabuti at tutulungan nila ito. Kapag nalaman ng sanggol na ang tanging paraan upang maging masaya sa buhay, kumain, galugarin at makita ang mga bagong lugar ay ang lumipad palabas ng pugad at magtiwala sa magulang. Kapag handa na ito, lubos nitong pagtitiwalaan ang magulang sa pagtulong sa paglipad nito. Ang sanggol ay hindi pa nagsanay sa kung paano lumipad. Ang tanging nalalaman lang ay ang ikalat ang mga pakpak nito at itaas at ibaba. Kapag oras ng lumipad, ito at tatalon palabas ng pugad at malakas gagamitin ang mga pakpak. At sa madaling makalapag ito sa lupa at masayang nakaligtas ito. Ngayon, ang ibong sanggol ay mas matapang at nasasabik na sundin ang mga magulang nito at makalipad ang mga bagong lugar. Ang sanggol na ibon ay isang mabuting halimbawa kung paano dapat ang mga born again believers ay magtiwala kay Jesus Christ at magkaroon ng katulad na pananampalataya. Ang takot at lahat ng kasinungalingan ni Satanas ay nagbibigay sa mga naniniwala na hindi sumaya sa buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Pagkatapos sila ay hindi kailanman lalago sa espiritual at gugulang dahil ang nais lamang nila ay ginhawa sa buhay. Minsan sa buhay, kailangan mong tumalon mula sa iyong kaginhawaan at magtiwala kay Jesus Christ at doon mo mahanap ang totoong pagmamahal at kapayapaan ng Diyos at mapapanatili mo itong magpakailanman. Kung meron kayong tanong sa mensaheng ito, magdasal kayo ng diretsyo kay Jesus Christ at maging matiyagang hintayin ang sagot niya. Ito ang katapusan ng mensahe. Mabigyan po kayo ni Father God, Holy Spirit, ni Jesus Christ ng pagmamahal, kapayapaan at karunungan sa isip at puso mo sa araw-araw. Sa ngalan ng Jesus Christ. Amen.